Na-fix bias ko na. Yan ito. Tapos ito. Yan, yan yung ginagamit ko na value. Tapos nag-add na rin ako ng blow okay na resistor para mamaya transistor na lang idadagdag natin dito. Yan. Tapos same din siyempre sa may kabilang channel. Okay guys, welcome to my vlog. Ayun, for today's video, bali Ace ulit. Matagal ulit bago tayo naka-content ng Ace eh. Bali, yung mayari nito is from Pasig pa. Nakita yung mga vlog natin tungkol sa paggawa ng Ace. Kaya napilitan. Napilitan siyang dalhin dito sa my shop yung unit niya. Galing Pasig pa, dinala rito. Ace na LX20 and then itong isang speaker niya na Kibler, kapariwine. Ngayon, ang issue nito, kaya dinala to dito sa akin, naka-protect yata or naka-clip yung isang channel. Ngayon, ito, tayo pa naka-virgin dito, tayo pa yung nakauna. Bali, binuksan ko na lang agad para direct, mabilis ang vlog na lang. Ang hirap niyang baklasin. So, ngayon, pakita ko sa inyo. Ngayon, naka-plug in na yung bulb natin doon. Tawon natin doon dito. Ayan, gumindat agad yung clip dito. Ayan, naka-protect yung isang channel. Ayan, wala na. Pag ganyan yan, sigurado umiinit yan. Tumataas yung bias nito. O yan, yan yung issue or natin effects for today's video. Bali package, ang gagawin natin, magdadagdag tayo ng power transistor, ipifix bias natin, and then maglalagay tayo ng fuse dito. Ayan. Ayan, bago natin simulan yan, siyempre, promotion muna tayo. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So, ngayon, simulan na natin. Bali, ang unang step na gagawin natin, baklasin muna natin itong mga board. Or, sukatan natin. So ngayon, bali susukatan muna natin. Tester natin, ito nakanda na range ng 2.5. Ngayon, linisin ko lang muna itong tester ko. Marami nagreklamo na madilim na yung tester ko eh. Ngayon, linisin ko muna para hindi naman nakakaya. Ito, nalinisan ko na ng konti. Wala eh, napamahal na sa akin itong tester ko eh. Kasi buhat nung sisimula pala ako sa electronics is ito na yung ginagamit ko. Brand name nito is Wheeler. Yan, nauna pa nasira yung sanwa ko. Ayun. Ayan. Sukatan natin. Kailangan mga nasa 0.3 lang dapat yung bias dito. Ayan. Dito. Dito. Ayan. Ito. Okay ito. Medyo mataas ng konti. Nasa 0.4. Bagsak na natin ng mga 0.25 o 0.3 lang. Dito, mas mataas dito. Ayun o, nasa 0.5 siya o. Nasa 0.5 ang bias nito. So ngayon, ganun pa rin naman eh. Ganun pa rin gagawin natin dito. Ipipix bias pa rin naman natin to. Ipipix bias pa rin natin. So ngayon, babaklasin ko lang muna itong board. Tapos ipipix bias. Magdadagdag tayo ng power transistor. Kabilaan. Tapos ipipix bias natin ito. Yan, tsaka yan. Tapos mag-add tayo ng fuse. Yan. So ngayon guys, bali ito, nabaklas ko na yung dalawang board. Pati heatsink is nakalas ko na rin. Yan, bali ito yung value. Sa mga hindi pa nakapanood or ngayon pa lang makapagpanood ng vlog natin tungkol sa may Ace na LX20. Yung iba ay kabisadong kabisado na nila yan. 202. Yan, 2K. And then 105 yung nakalagay dito. Ay, 105. Sorry. 102. 1K. Pero ilalagay natin dyan is ipipix na natin yan. Bali ang nilalagay ko dyan is 220 ang nilalagay ko dyan eh. Tapos dito 1.8. Same din sa may isang channel syempre. Yan. Sa mga nagtataka bakit daw pinipix ko yan, bakit di ko binibalik sa trimmer o sa trim pot, ito kasing dahilan ko dyan. Kapag pinalitan natin ng trimmer pa rin yan, tapos yung nabibili nating trimmer is yung mga typical na trimmer ngayon, mabilis masira yon. Mahaba na yung 6 months, nasisira ulit. Magbabakjaban tayo
eh di masisira pa yung pangalan natin. Yung ginagawa ko, i-fix bias na lang natin. Kung ano naman yung bias na normal dyan, yung stock niya, is yun pa rin naman ipapalabas natin eh. Walang problema dyan. O yan, bali i-fix bias mo lang, ko lang muna ito. And then, mag-add na tayo ng transistor. Na lang, baka mas taunayin muna natin ito. Fix bias muna natin ito. Tsaka sukatan natin. Ayan. Ayun, stay tuned lang ulit kayo. So ngayon guys, bali, eto na. Na-fix bias ko na. Ayan, ito. Tapos, ito. Ayan, yan yung ginagamit ko na value. Tapos, nag-add na rin ako ng blow okay na resistor para mamaya, transistor na lang idadagdag natin dito. Ayan. Tapos, same din siyempre sa may kabilang channel. Iba lang yung kulay ng 1.8 natin. Umbusan ako ng 5 band eh. Ano? So, same lang din naman value niyan. Ayan, nagdagdag na rin tayo ng blow okay rito. Tapos yung isang concern pa pala ni sir, kapag i-off daw yung amplifier niya, ito, malagabog daw yung speaker. Ngayon, alamin natin kung alin yung may problema na relay. Ito ba or ito ba? Mamaya, malaman natin yan. Kasi pag mga ganyang problema, yung tumutunog yung malagabog yung speaker, kapag on or off, yung relay niyan, nakakontak na siya agad. Yan, 12 volts na may relay niyan. So ngayon, balik muna natin ito dito sa may casing, tapos sabay sukat muna. So ngayon guys, bali ito na, naibalik ko na yung board. Ayan, nakapwesto na siya. Ayan si paring Martin. Hello, magandang hapon po sa inyo. Paano naman, magmumuni-muni na naman kami rito. Ngayon, sukatan muna natin ng bias. Ito guys ha, para lang sa akin ito ha, yung discarte ko lang, yung pinapakita ko sa inyo. Kung may discarte kayong mas malupit pa dyan, bahagi nyo lang din naman. Comment nyo dali yan sa may comment section kung anong mga dapat gawin natin, di ba? Ngayon, on natin. Ako kasi, yan, normal na, hindi na nag-delay-delay yung protect niya. Kanina, dito, nasa 0.4, dito, nasa 0.6. Ang ipapalabas ko rito is nasa halos 0.25 lang. Na mas safe yun. Halos nasa 0.3 ba? Tama na, kung yung tama na bias yun. Teka lang ha. Ito na. Saka tayo. Ngayon oh, nasa 0.3 halos oh. Yan. Yun yung magandang bias. Hindi siya ganun kainit. Hindi rin ngungungunog niyan kahit mababa. Yan, 0.3. Yan, 0.3. Tapos simple sa kabila, kailangan 0.3 din. Yan oh. Oh. Tapos dito. Yan, nasa 0.25 something yan. Yan, okay na. Ngayon, okay na yung biasing natin. Ang susunod na step na gagawin natin dito, ibabalik ko lang ito sa heatsink, tapos diretso na ako lagay ng fuse kasi kasama yan sa package na usapan namin ni sir. Or sa mga ibang customer ko rin naman, siyempre, add ng fuse, fixed bias, tapos mag-add tayo ng power transistor. Ngayon, stay tuned ulit kayo. Ito, naglagay na ako ng fuse. Ito ha, tip ko sa mga gusto maglagay ng fuse naman. Ito, discarte ko lang ulit ito. Kung may discarte kayong mas malupit pa dyan, bagay na lang. Pero akin, ito yung discarte ko. Dito ko sa pinuputol. Dito. Tapos, yan yung ginagamit ko na fuse solder or fuse box. Yan, ito. May takip to. Tigas. Yan, oh. Yan. Tapos, pagpuan, ibabalik mo lang ito. Yan, ganyan yung itsura niya. Yan, ulitin natin. Tapos, dito. Kailangan pag magbaklas kayo, magbutas kayo dyan, angat nyo muna itong diode. Ito. Magbubuy sa over patuloy tayo nito. Yan. Tapos, kapag nailagay mo na yan, tsaka may balik ito. Ganyan. Yan. So ngayon, ibabalik ko lang muna itong diode, tapos ipipesto natin ulit, tsaka natin ulit testing yung board. Ngayon, stay tuned ulit kayo. Asa ka mas madali sa TikTok media kaysa madali lang i-edit yung board? Tapos mo lang, tapos depende na sa'yo kung mag-edit ka pa. So ngayon guys, bali, ito na, pinaltan ko na yung relay, sira kasi itong relay, oh. Broadway na itong nilagay ko. Ito yung stock niya. Sunog ito.
Ayan. Tapos itong isa is good. Ito yung original niya or stock niya, Arrow Speed. Lahat ng relay na ginagamit sa may Ace is Arrow Speed yung relay na ginagamit. Ngayon, ang pinalit ko is Broadway. Ayan. Ito, naibalik ko na nga ito sa heatsink eh. Naibalik ko na sa heatsink. Tapos, nung naibalik ko na, kasi nga nalagyan ko na ng fuse yan, kaya ko nalaman na yung isa pala sira, hindi pala gumagana. Kaya ito, sunog na siya oh. Kaya baklas ulit, ganun talaga. Ganun talaga yung buhay natin eh. Kailan natin baklas kabit kapag medyo makakalimutin na tayo eh. So ngayon, napalitan na ito. Okay na ito, malamang. Kasi relay lang sira talaga ito eh. Ngayon, ipabalik ko lang ulit sa main sink and then diretso na tayo. So ngayon guys, bali, eto na. Naibalik ko na yung dalawang board. Eto na, yung naging kalabasan. May dalawang fuse na siya rito. Naka-fixed bias na siya. Ayan. Dalawang channel. Eto yung isang naka-fix natin. 220. Tapos yung isa is 1.8. Tapos naka-5 pairs na siya. Ayan. Kabilang channel, ganun din. Ayan yung package natin. Tapos pinalitan na natin yung relay. San ba yung kanina? Ito Broadway. Yan, ito. Palitan tayo ng relay. Ngayon may nakasalpak na to na speaker, dalawa. Itong wire na ito, yung dalawang sub ko. Ito, naglinis ako kanina, tinanggal ko yung tambak dito. Tapos yung audio input natin is yung isang cellphone natin. Yan, para matapos na yung walang kwintang vlog natin. Yan, okay na. Hindi na ako magsusukat ng bias nito kasi okay naman na kanina eh. Nasa 0.3 naman yung bias nito eh. And then, naka-normal mode na siya. Ngayon, naka-YouTube tayo lang. Ito isang channel. Ito yung pangalawa. Ayan lang guys, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na? Sir from Pasig, bali okay na yung LX20 mo na amplifier. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Yung speaker mo, bali susunod ko na lang ito. Ito na, tanggal naman na yung coil. Baklas talaga, aluminum pala yung coil ng Kevlar. Iyon, promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin, always on the go na, 24/7. Sa mga gusto magpa-prepare, along sa Oyo, Quezon City, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, pakifollow, hindi siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, hindi siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in land.